Isang maligaya lang ang pinasabi sa ating lahat, mga kapatid. Wala po ba ang bless ng todo dun sa kanta or sa message, mga awit? Doon pa lang po sa mensahe or sa awit pa nila napaka-uplifting ng kaliwa. Yun pa lang, parang pwede bang tinawag pa kayo na yun na lang yung message. Pero ako po ay nagagala na makapagsalita ulit dito o makapisita ulit dito sa ating simbahan. Makapaglingkod. Dahil po sa COVID or sa pandemic, yung mga plano natin sa buhay, yung mga plano natin, mga bagay na dapat ginagawa natin ngayon, ay sana nandun ako, ay sana. Ay, para ba nasira? Actually, nasira talaga yung mga plano natin. Hindi para. Nasira talaga ang plano ng bawat isa sa atin. Pero, tayo ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Dahil sa pandemic, halos lahat ng mensahe or karamihan ng mensahe na napapakinggan natin ay about sa second coming, about sa end of times, tungkol sa kabagabagan, tungkol sa shaking times, na parang ba nakakalimutan na natin ang kapundihan Kristo sa buhay natin. Nakakalimutan na natin, natatakot na tayo, ano ba mangyayari, maliligtas pa ako, ano ba, ito na ba ito? Malapit na ba talaga si Kristo? Ang sagot po, opo, malapit na si Kristo. Kung noong panahon ni Paul, ay malapit na siya dumating. How much more na mas nasa dulo na tayo ng panahon na malapit na si Kristo. Pero huwag po tayo matama sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng kanyang pagmamahal. Binigyan niya tayo ng regalo at yun ay ang biyaya o yung grace niya para sa atin. Before mag hindi ko alam ano ba, parang gusto kong tanggihan yung pag-message kasi hindi ko talaga alam kasi yung buhay ko, ewan ko, hindi ko natin alam. Nakatapos ko talaga ako ng theology. Hanggang sa pag-retreat, sharing, bonding, basa ng Bible, sharing. Hanggang sa yung isang member ng group na sinalihan ko lang doon sa sharing, nag-share siya nung buhay niya na nakakahiya raw magsimba, lalo na kapag ganito na hindi naman siya daw active noon. Pero sa awa ng Panginoon, initiative ng Panginoon, siya ay nakapagsimba muli. At parang may dinapik yung mata ko, parang maganda na yun, no? Na akala natin wala na pagkasa sa buhay natin, napapalayo na tayo sa Panginoon, napapalayo na tayo sa Kanya. Nakapag-share din pa ako actually doon na nung mga anak ko doon, mga sese ako nung mga araw yun. Kaya dito po i-share dito, baka malamang nila nanay. ito po ang sermon na ito, ang ginamitang rated PG. Bakit rated PG? Ano ba yung PG? The grace before the saving grace. Tayo po ay manalangin. Let's pray. O banal at Panginoon namin Diyos, kapag may patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya at sa inyong mga kasya. Kung wala po kayo, wala po kami dito ngayon. Alam po namin na kayo ay papalapit na at nais po namin muli pag-aralan ang inyong pagmamahal para sa amin at sa inyong ginawang pagligtas sa bawat isa sa amin. Sa dapat po, sa kasiguraduhan kayo ay makakasama namin sa aming pag-usapang ng hali. Itago niyo po ako sa ito ng lupos sa pangalan ng Jesus. Rated PG. The grace before the saving grace. Nabanggit ko po na no, itong isang kabataan na to, na akala niya hopeless na siya, akala niya wala na siya. Pero
dahil sa kabutihan ng Panginoon. Dahil doon sa mga tao na sa instrumento ng Panginoon na binigay sa kanyang inaanan, siya po ay nakabalik dito at kasama namin ulit. Sabi dito, ano nga ba yung biging? Ano ba yung grace? Grace is not only an unmerited favor or giving you what you don't deserve. Of course, hindi natin, yun ang ibig sabihin ng grace. Hindi naman natin deserve yung mga bagay, pero natatanggap natin. Hindi mo deserve na mabuhay. Hindi ko deserve na magsalita dito ngayon. Hindi natin deserve ang mga bagay na meron tayo. Pero, ipinibigay ng Panginoon sa atin. What a grace, di ba? All events which manifest God's own self-giving divine attribute, revealing God's heart. So that is grace. Meron pong four common grades tayo na lang. Justifying grace, para ng salvation na natin po ha. Justifying grace, ito po yung God counted as righteous. Kahit na makasalanan ka, you are righteous kapag tinanggap mo ang justifying grace. Transforming grace, God makes us new creatures. So, na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ikaw ay na-transform. Empowering grace, energize us to walk in new transformed life. So, no, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at ikaw ay na-transform. Yung paglalakad mo kasama si Kristo sa araw-araw, yung sanctified life, yun rin pala po ay part ng biyaya and forgiving grace. Na kapag kaya nag-fall short dun sa mga pagsunod at paglakad kasama ng Kristo, tayo po ay papatawarin. That is four kinds of grace na alam natin. But itong grace na pag-aaralan natin ngayon ay tinatawag na prevenient grace. Prevenient is a Latin word na ang ibig sabihin po ay root word niya ay Latin na ang ibig sabihin ay to come before. So to come before what? It is the beginning process of which Jesus draw a person to himself. It prepares the heart of the non-believers to respond to the gospel of salvation of Christ. Inihahanda ang puso ng bawat isa para sa mas malaking paglilingkod sa Panginoon. Prevenient grace is a collective term for all ways in which God's process comes into our lives prior to our conversion. So bago natin makilala si Kristo, or bago natin matatukan muli si Kristo, ito po ay ang gawain ni Kristo sa buhay natin na para tayo ay matagpuan muli at para maitala ulit sa kanyang tulong. Pero may problema, mga kapatid. What? Problema? Lagi na lang may problema. Wala pala po tayo free will. Naniniwala po ba tayo na wala tayo free will? Meron. Sabi sa Bible, yan yung beef natin eh. Kaya na tayo tao eh. Yan na yung ano eh. Yung nung ginawa, kaya na tayo sabi na po sa Bible. Yan daw yung pinakaiba natin sa hayop. Meron tayo free will. So kung tatanggalin mo ang free will sa akin, sa sinasabi mo, wala akong free will, ay hayop pala ako. Mga kapatid, Biblia po ang nagsabi na itong problema nito na pumasok ang kasalanan ay nawalan kahit ng free will. Siguro yung mapapaisip tayo, pero madadaanan po natin. So ito na free will. Talaga, sabi po sa Bible, no one can follow him in accordance to his own will. Kung tayo lang, ilang tao, gugustuhin natin na maglingkod sa Panginoon, hindi po natin kaya, mga kapatid, sa totohanan ng salita. Gusto mong magsimba, gusto mong manalangin, lagi, gusto mong hindi magalit, gusto mong sumunod, gusto mong mabuhay na sumusunod kay Kristo. Pero napakahirap. Gusto mong consistent, pero sobrang hirap, mga kapatid. We cannot follow the Lord in our own way. Wala po tayong kakayanan na sundin si Kristo. Pero, ito, sabi po sa John 6,
No one is able to come to me unless the Father who sent me draws him. Pero kung kasama natin, or kung lumapit tayo sa kay Kristo, nag-respond tayo kay Kristo, makakaya po natin. And I will. And I, when I am lifted up to earth, will draw all people to myself. It is the work of God. There is no one who understands me. There is no one who seeks God. So mga biblical na bagay na kahit isa nang fall dito sa makasalanan ng mundo ay nawalan ng will para sumunod sa Panginoon. Sabi po sa problema, we will remain dead in sin. Actually, tayo po ipatay sa kasalanan. Hindi natin kaya gumawa ng mabuti unless God's power reaches us. Unless na merong Kristo na nag-work sa ating mga puso, wala tayong will para isabit ang buhay natin sa Kanya. Sabi ko dito, kagaya ng binanggit sa binasa ni Brother Fritz, tayo lahat ay patay sa kasalanan. Sabi, and you, although you are dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the ruler, the authority of the air, the spirit, non-working, sons of disobedience. So, because of His great love with which He loved us, dahil sa paggawa ng Panginoon, dahil sa awa ng Panginoon sa atin, na tayo bilang patay sa kasalanan, ginawa niya tayo ang buhay sa pamamagitan at kasama Kristo. At by grace, we are saved. So salvation is 100% grace alone from beginning to the end. For by grace you are saved through faith, and this is not from yourself. It is a gift from God. It is not from works, so that no one can boast. So what are the characteristics of prevenient grace? First, it is universal. Lahat daw po ng tao ay nakaranas ng prevenient grace. So yung prevenient grace, bago tayo mag-convert, yun yung awa ng Panginoon na siya ang nag-initiate ng salvation. Yun pala yung prevenient grace. Siya ang nag-initiate ng salvation ng bawat isa. Hindi yung nag-repent ako, kaya ako naligtas, kaya nakilala ko si Kristo. Hindi po yun. Tayo ay lumapit sa atin ang Panginoon. Binigyan niya ang kanyang anak para tayo naligtas. Personally, siya rin ang unang lumapit sa atin. Hindi man natin makikita yun sa panahon na tayo nag-struggle. Hindi man natin yun makikita sa panahon na tayo, hindi pa natin kilala si Kristo. Pero once na na-realize natin, once na na-experience natin, pagdating ng panahon, maaalala natin yung prevenient grace. Wow, mabuti na pa noon. Kung wala Panginoon, kung hindi niya ako niligtas sa ganitong kalagayan, wala ako dito ngayon. Noong ako buhay, ayoko sana mag-share talaga. Kaso, mas para mas malinawan tayo, okay? Kasi, in the past na rin tayo. So, noong nasa SCI po, hindi po ako nagsisimba ng Adventist. Hindi po. Nakakapanibago na, wow, ang sarap pala naman. Ang sarap pala lumira sa city. Ang sarap pala ng kasama magulang. Kasi iyo yung bahay, solo mo, ganun-ganun. Pagtatawag sila lang yung off kapag sabi din yung cellphone, hindi nila matawagan. Nasa tulog po kami nun, or minsan, nasa kung saan-saan, Sabado lang kami, ganun. At tuwing, after po ng exam, kapag may mga activities sa school, nagayayaan, tara, you know, sama ko. So, yun po, actually, naging
Buhay ko nung nasa SDI ako. Hindi po siya nakakatuwa, mga kapatid. Maganda na lang isipin na nandito pa rin ako. Pero kapag inaalala ko yung buhay nun, wala si Cristo, walang Sabado, hindi ko alam kung ang buhay, parang wala lang. Pero kung nandang dito, walang meaning. Actually, parang walang meaning yung buhay ko pa rin. Pero, dahil sa convenient place ng Panginoon, sa parang paraan, isang December, we ako siyempre dito na lang ako mapag-etsin pa ka. Sama ka sa uno. Kasi, sama ka sa DUI, kasama ka rin. Hindi pinakala na doon, noong panahon na yun, nag-DUI sa Uyaw, Filatica, Pilakedos. So, la, ang sarap ulit mo, visitation, ang sarap pala mag-work para sa mga. So, doon na aming pakatanda po na gusto ko lang walang ulit sa mga. So, di ko alam kung paano. Tapos, nung balik ako sa SDI, yung demanding ko mag-unong. Nakakausap ko ulit sila, ikat, gano'n. Sabi ko, ang sarap ng ministry, hindi ka kaya dito sa SDI, parang alam yung buhay, parang ano lang, lakit pag, galang alam, galang alam. Hindi ko alam, nakakamiss, sabi ko sa kanila. Tapos yun, sabi natin ka, ipag-pray mo yan, na ganito, kasi kung yan yung gusto ng Panginoon para sa'yo, siya ang magagawa para sa'yo, siya ang gagawa. So, sa maling sabi, nag-design ako na pumasok, gusto kong pumasok sa EUP. Gusto kong magpastor. Gusto kong theory nila. Kasi nung high school pa lang talaga, gusto kong magpastor. Kaso pagulan ako, tapos nahiya ako sa mga tao, kasi pagulan na ako. Kaya, sige, 18 na lang. So, gusto ko na magpastor. Sabi natin nga, sige, pag-pray mo na. So, kung siya nakausap ko si tanay, sabi niya, hindi naman kita pagpapawalan, pero sigurado na naman yan. Pero, sige, kapag napasa mo lahat ng subjects mo na yan, kapag napasa mo lahat ng subjects mo ngayon, sir, pwede ka tumipad sa EUP. Paano kung mapapasa ang mga subjects ko ng sir, hindi nga ako mapasok? Paano kung mapapasa yung subjects ko ng sir, midterms lang, attendance ko lang, isa, dalawa. Napakahirap. Pero, hindi ko pa alam kung anong nag-work sa mga tao, sa nag-work sa mga teacher. Pero bago ko nakapasa ako doon, ngayon, hindi ko rin alam bakit grabihin na pa ako ng theory. So, nakatayo na ako sa harap ninyo. Prevenient grace, ang awa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Hindi natin alam. Noong una, ganun lang. Pero, pag nandito ka na, sa kinatatayuan mo, marirealize mo yung grace, yung kapagihan ng Panginoon sa buhay mo. Prevenient grace, so bawat isa sa atin ay nag-initiate ng Panginoon na maligtas tayo. It is irresistible grace. Mahirap tanggihan. Pero hindi ibig sabihin na tayo irresistible grace, lahat tayo ay magre-respond ng positive sa prevenient grace na binigay sa atin ng Panginoon. Pwede po, itong irresistible grace na to, natin tanggihan. Pero pwede rin natin siya magpasakop or surrender ang buhay natin sa Panginoon. Sunod, characteristic na prevenient grace is free will. So, sinabi dito kanila na nung tayo ay nahulog, na si Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan, tayo ay nawalan na free will. Tayo ay naging patay. Wala tayong makayalan para iligtas o para pumunta sa Panginoon. Pero dahil sa prevenient grace ng Panginoon, dahil sa initiative ng Panginoon para tayo maligtas, dahil inilapit tayo ng Panginoon sa Kanya, tayo ay nagkaroon ng free
will. Free will. Nagkaroon tayo ng will na kakayanan or malayang kakayanan para piliin sa Panginoon. Tayo po ngayon nang nangyari kaganap sa buhay natin ng prevenient grace ay nagkaroon ng free will. At dyan po susunod kasama ang conversion. For possible conversion. Kasi hindi lahat ng binigyan ng free will alang prevenient grace ay nag-expand positively. Merong negatively, passive lang. Layo na sana yung chance nila para maligtas. Layo na sana yung chance nila para bumalik sa Panginoon. Layo na sana yung chance nila para mas makilala pa naman lalo ang Panginoon. Pero nag-negative, hindi nila sinunod ang Panginoon. Possible conversion. Hindi po lahat ay positibo sagot sa prevenient grace ay binibigay na Panginoon. So, responsible grace. Responsible grace. It positions a person to make a faith choice for God, which leads to ongoing responsibility throughout a person after his or her conversion. So, itong awa ng Panginoon, Rineto, ang nagbibigay ng responsibilidad para sa atin na parang after ko makagvert yun na lang mabuhay, kung hindi, hindi na ako babalik doon. So, yun ang responsibilidad ng prevenient grace na it keeps us from doing those things. Tayo may renewed person na kapag tayo ay na-convert ng dahil sa awa ng Panginoon at dahil sa initiative ng Panginoon sa buhay natin. Functions of prevenient grace. Convicting function of prevenient grace. So, bringing individuals to an awareness of their personal sinful status. Kapag prevenient grace, kapag nakita mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyo, maiisip mo, ay, ang layo na sa Panginoon. Ah, sobrang makasalanan ko na pala. Ah, ganito na pala ako. So, yun ang function ng prevenient grace. Calling or summoning grace. Kapag nalaman mo ang awa ng Panginoon, maranasan mo or maririnig mo yung calling, ikaw pala ay tinawagan for higher purposes. Hindi ka tinawagan para maging mangingino. Hindi ka tinawagan para maging Dota player. Hindi ka tinawagan para maging ML player. Hindi ka tinawagan para maging once or K-pop lover. Hindi ka tinawagan para magbasa ng kung ano-ano mga novels at kung ano-ano mga manga, kung ano-ano mga comics. Ikaw ay tinawagan for higher purpose. Enlightening. It illumines the mind so that we can see better truths of God. Once na napunta sa atin or naranasan natin ang prevenient grace, magkakaroon tayo ng mas malawak na pangunawang para sa salita ng Diyos at para mas mag-accept or ma-accept natin ng positibo ang kanyang biyaya. Enabling grace. It enables sinner to respond to the calling of God. Hearing conversion or conviction and to feel the conducent enough without the power to respond. So, napakinggan mo nga, na-convict ka nga, na-enlightened ka nga. Pero, kung hindi ka ma-enable, kung hindi ka magagastan para pumunta, wala rin mga kapatid. Nakikinig tayo ngayon dito sa simbahan, na-touch tayo sa sermon, na-touch tayo sa special number. Pero kung hindi tayo gagawa, kung walang mababago sa ating buhay, kung walang mababago sa ating mga gawin, kung walang mababago sa ating mga ginagawa, sayang ang brilliant days. Sayang ang awa ng Panginoon na ipinibigay sa atin. So, hindi ko po sinasabi na kaya ako masasabi ito kasi righteous na ako. Tinatamaan, kung natatamaan ko kayo, mas tinatamaan ako. Ayaw ko nga po mag-speaker kasi tinatamaan ako eh. Pero ito po ay pang-easing. Ito po ay review, open review para sa atin lahat. Bilang pong pagtatapos na sermon ng hand. Puntahan po natin, basahin po natin ang ating Biblia sa Genesis 3.
makikita po natin kung nasa simula pa lang na doon na pala yung prevenient grace na ibinigay sa mga tao. Ito pong kwento ng Genesis 3 ay tungkol sa man's disobedience kung saan si Adan at si Eva ay na-fall into sin. Sila ay namatay spiritually and physically after that. Physically kasi nawalan sila ng immortality, nagkaroon sila ng mortality na kung saan sila ay naging subject na sila ng kamatayan. At spiritual na kamatayan kasi hindi na nila kaya harapin si Kristo. Hindi na nila kaya hanapin si Kristo. Ano pa nangyari? Anong nangyari na? Nung sila po ay kumain at nakita nila, nalaman nila na paparating si Kristo. Sila po ay ano? Nagtago. Nagtago sila sa kay Kristo. Iyak sila kasi sila ay ubad ang mga kasalanan. Pero choice po ba nila na once na kumain sila ng apple, ng prutas, na kumain sila ng prutas, choice ba nila na pumunta kay Jesus or kay Kristo? Kasama ba yun sa choice nila or none of their problem? Po? Kasama yun. Once na sila ay nagkasala, natinig pa nila yung prutas, pwede po silang pumunta kay Kristo para humingi ng tawad. Sila mag-initiate na paghingi ng tawad. Choice po, pwede po niya yun. Pero dahil wala na silang free will, sila ay dead to sin. Sila ay nagtago. Sila ay nagtago sa puno. At gumawa sila at nagtahit sila na sarili nila ang kamis na pantapal. So, binigyan sila ng Panginoon ng damit ng tupa. So, doon, makikita natin sa kwento na sila ay binigyan ng grace. At yung pagdadamit sa kanila ng tupa na pinatay, yun yung simbolo ng kanilang salvation. Kasi merong salvation or saving grace na ibinigay kasi may namatay. Sa halip na sila yung mamatay, may ibang namatay. At yung balat nun, yun yung kanilang nasuwa. So, nasaan yung prebigyan grace doon? Makikita po natin mga kapatid na si Kristo ang unang lumapit sa kanila para sila ay gamitan. Si Kristo ang unang gumawa ng paraan para sila ay maliligtas. Yun po ang prevenient grace. So, nung una pa lang, unang makasalat lang ang tao, laging si Kristo. Si Kristo, kaputihan, pagmamahal na ni Kristo, ang nangingibaw, siya na nag-initiate ng salvation para sa atin. Kaya wala kang tayo may susumbat sa Panginoon. Kaputihan po ng Panginoon sa mula kay Adan, kay Moises, na tinawagan siya sa burning bush sa pamamagitan ng prophets ni Isaiah, nilagyan naman yung ulit na si Kristo ang unang gumagawa. Ang kailangan na lang po natin gawin ang mag-respond sa panawagan ng Panginoon. So, ganun po tayo mamahal ng Panginoon, mga kapatid. Ang kailangan po natin gawin sa binigay ng free gift para sa atin na salvation, eh sundin siya. Sundin ang pagmamahal niya. Sundin ang kanyang mga ubos positive and with love. I hope may tanghalo mga kapatid ang bawat isa sa atin at nalilawan na ganun tayo kamahal ng banal ng Diyos. Kaya tayo na may dapat gawin sa ating buhay. Tayo may dapat gawin para tayo, para sa Panginoon at para sa pagmamahal niya sa atin. Salamat po at habisan.